niya naman kauwi ko lang sa bayan. Inaalagaan ako ni B. Yan. Masaya ko kasi mayroon akong sariling wheelchair. So, yun. Gusto ko na akong umiga ngayon. Ika na ika ka na, B. So, today, ang lumalabas is first day post-op ko siya. Yan. Wala ko na umiga. Tulog na muna ako, guys, ha? Meanwhile, ano yung luto mo yun? Yung potato ni soup lang muna siya, bawal siya sa matigas. Wow, looks good. Oh, ibawal siya sa matigas. Sad ka. Gusto mo ano yung ito? Ako? Ano nga ito? Alam niyo guys, masarap magluto to si Yumi. So ayan, luto na muna yung soup ng Biko. Lagaan natin muna siya. Kailangan niyo na rin uminom ng gamot eh. Hi, B. Hey. Ang bilis magising ng big ko. Kahit ka na. Medyo. Ay, lamigin ko muna gusto mo. Sige. So, happy ka sa meal mo ngayon. First meal mo, B. Kain ka maigi. Parang putas yung bibig ko. Bakit? Nalaglo na. Kain ka maigi. Super ang ng soup. Tikman mo na ba? Oo. Hindi siya maalat. Maalat yung panlasa mo ngayon. Sobrang alat, B. Mamatay. Totoo. Kain ka muna dyan. Nakakuha kitang water. Ay, time check. Ano na? 12 na ng tanghali. So, kagabi, 9 ako pumasok sa loob ng operation room. Tapos, lumabas na ako ng pagka 5 a.m. Hindi dahil sa matagal akong gawin. But, puro kasi ako tulog. Na dapat lalabas na ako sa recovery area. Kaso nga lang, sa recovery area, ilang beses na akong ginigising. Gusto ko pa talaga matulog kasi pagod din ako. Alam mo, medyo wala akong pahinga. Before the operation, tinapos ko lahat ng trabaho ko. And ngayon, siguro, alam kung ilang oras na ako na-operan, pero wala pang 12 hours. Ay! Meron na pala, 12 na kasi. So, 9 kasi ako pumasok kagabi. O, di ba nalilito ako? Medyo groggy pa ako kanina. Tapos, hindi ko expected na okay lang ako, na makapagsalta ako ng normal, na sakto lang, hindi ako nasasaktan masyado. Pero sa ngayon, naka-painkiller ako. Usually, kapag nagbaba-opera ako, first 3 days, naka-painkiller ako. Nandito ko ngayon sa kama, kasi Daddy Rob nasa lapag. Kawawa naman yung asawa ko. Kasi natatakot siya na matamaan niya ako, ganun. Bali, wala pa din akong ligo, wala pa akong toothbrush. Siguro mamaya-maya pa, kapag gising na si B, sinakakaya naman sa kanya. Pero every time na iihi ako, si Daddy Rob, ano siya, siya yung tatayo sa akin. Kailangan ko lang humawak kasi humawak ako dito ko. Kasi mga besi ko, dito ako kinuha na ng buto sa may bandang ribs ko dito sa may dibdib. So, yun siya. Nasasaktan ako pag tatayo. Hindi mo nasasaktan, pero parang may tumutusok. Kaya kailangan tayo ako ni Daddy Rob, tulungan niya ako. Pero so far, isipin mo, parang ilang oras pa lang, okay lang ako, di ba? Sobrang galing talaga gumawa ni Doc Yapi. Kasi alam niyo ako sa totoo lang, kaya talaga ako nag first day post-op na vlog. Kasi ang daming parang natatakot na magpagawa ng ilong, baka masakit. Eh na nga, in-explain ko na nga sa inyo, mga besi ko. Kapag magpapagawa ka po ng ilong, matutulog ka lang. Pagkatulog mo, pagising mo, ayan, dyan yung ilong na gusto mo. Kaso syempre namamaga pa po. Ito, yung matulad dito, hindi ko pa nalilinisan. Partida yan na yung dugo niya, yan yung kalat niya. Then after nun, may ilong ka na. Kasi ngayon naman, makikipag-deal ka na lang sa sakit after. Eh kanina sobrang groggy ako. Eh, hindi naman ako masyado nasasaktan. So ito yung unang araw na nararamdaman ko. Medyo hirap lang ako magsalita pero hindi naman siya ganun kasakit. Hindi ka naman yung iiyak ka na sa sakit sa unang araw na magising ka nang wala na yung anesthesia. Sakto lang naman, di ba? Nakikita niyo naman sa akin. Living proof ako. Kaya nakita ko kahapon, sobrang saya ko kasi may lumapit sa akin na nagpa-BBL daw sila dahil sa akin. Nakita nila. Di ba may nakita ko pa si Sandy. So, pa-BBL din siya. Kaya tuwan-tuwa ako. Ganun. So, okay naman. Sa mga may planong na gusto magpa-ilong, push lang.
okay naman eh. Medyo slow lang ako ngayon kasi nga medyo groggy pa talaga. So yun, cellphone lang muna ako. Then mamaya, ipapatulong ako kay Bina, mag-aayos ako ng katawan. Maliligo ako. Siyempre, dapat hanggat maaari, medyo malinis tayo sa katawan. Ako yun naman yung akin. Pero that warm water. Kasi pag medyo madirty tayo sa katawan, baka magkaroon na infection, magnanapa yun kung ano mong inoperahan sa'yo. Kaya dapat talaga naliligo ka. So, bye! Many hours later. 4 PM na kasi nga si Daddy Rob at si Unicorn. So nakikita niyo ito, akala kong ano, ito yung parang pendant na ginuhit sa akin ng Doc Yapi. Yan, napansin ko din parang naman medyo namamagapa ako. Ayun nga, parang paulit-ulit lang ako, first day ko, wala namang masakit. Akin na bi. Yan, ang nahirapan lang talaga kayo pagtatayo ngayon sa ribs. Kailangan may alalay sa akin ganun. Tulad yan, pag naiwan ako nang nakaupo ako, hindi lang ako makaupo kasi nga yung sa ribs ko kailangan may alalay lang sa akin. Yun, so yun nga, manas na muna si mukha ko, sobrang bilog. Kaya namamaga siya, pero hindi naman masyado. Tsaka hindi ako masyado mapagsalita. Pero ito lang gumagalaw. Kaya nakakatawa. Tapos, dapat maliligo ako. Sabi ko nga kayo, dapat maliligo ako. Kasi bawal pala akong maligo. Bawal daw for 2 days at follow check up ko tomorrow. So yun siya. So ayun, kakain na ako ulit. Ito naman yung pagkain ko ngayon. Ang galing ni Unicorn, di ba? Bawal nga sa akin maalad. Pero yun nga, sinalit na siya ng gising. At saka, dapat masabaw mga kinakain ko kasi medyo hirap akong magsalita or umuya. Pero ang galing, corn beef at wala siya sa plato, nasa tray. Galing mo, B. Sobrang galing mo, B. So, kain muna ako. So ngayon mga besi ko, dahil gising na sila, nakakain na ako, nakainom na ako ng gamot. At nakita niyo naman, medyo normal lang din ako. So nga sana maligo, bawal ko naman sinasabi. Kaso nga lang, di pwede kasi may stitch pala ako dito so bawal siya mabasa. Ang mangyayari, magpupunas lang ako ng mukha, mag-ayos ng buhok, tsaka ng katawan, magpupunas lang ako para makapagbaltan na ako ng damit. So, eto siya. Hello, and ito, kailangan tanggalin ito, malinis yung mga gilid-gilid ko. Yeah, pwede mo na tanggalin. Gusto ko makita yung wheelchair ko. Natutuwa naman ako, may wheelchair tayo. Dapat ang bibili namin sa'yo, yung may remote control. May remote control? Ang mahal kasi. Kano? Gumagalaw ka lang mag-isa, 50K. Asawa, saan tayo naman yung sakit nito? Yun na nga eh. Pakuha nga ako. Tapos yung pinakamura nyo lang ng laka-display, magkano, 37. Tapos ano, wala pang ano lang, yung pang, kasi 1 week lang po, sayang po yung bayad. Meron po kami yun, ay, labas mo yung pinakamura, yung tag 7K lang. Ah, 7K lang, patingin. Hala, ang galing naman. Kita ang wheelchair ko. Ang ganda naman na ito ha. Ano ba kayo yung 30,000? Ano kasi siya yung 30,000? Magaan. Sa mukha ito kasi wala akong salaming. Di, gusto mo lagyan ko na ng oil yung buhok mo. Dala mo ba yung baby oil na? Yeah, baby oil ako. Hindi ko talaga yan bago ko mag-opera. Yan. Kaya lalagay ng oil mga besi ko kasi para hindi maging malagkit yung buhok ko kasi nga hindi ba ako pwedeng maligo. Para maano ko siya, mababrush. Kasi naalala ko dati yung paggawa din ako ng ilong. At tinanggal. Parang puro siya beta din sa gilid. Okay, pabi. Sobrang ano, kalat. Okay na ata ito. Okay na ito. Kaya hindi na ako mag-headband. Bikere naman to. Tari na lang ako. Carry boom naman siya. Oh, actually may pantali din ako dito. Pwede kami. Bumili ako, ready ako. Kaso nga lang, B, hindi ko mabuksan. So ngayon pupunas na ako. Bawal mo na ako videohan lahat. Kasi mag-ubad na ako. So yun, tapos na ako magpunas mga besi ko. Kili-kili lahat. Kasi pag ganito, na nagpo-opera ka, puro ka, parang puro ka betadine sa katawan. So yun, tapos na. And then, kapag-toothbrush na din ako. Ngayon naman, maglilinis na ako ng ilong ko. Kasi medyo madugo pa siya. Same design ka ng panty, bibili. So, nagtatanong kasi ako kasi gusto niya kang bilang ng panty. Kasi kahit iba't ibang design, basta ganyan size, okay lang ako. Okay. Hanggat maaari, seamless, kasi malaking balak ako, nahirapan akong... Okay. Yung as far as possible, parang guys... Stretchy, yes! So, yun, maglinis na ako ng face ko. Puro ginawa ko kanina, actually, puro lang ako tulog. Ito, yung mga ganyang mark, yung violet, at saka yung, ano, violet yan, oh.
sa pagkakamark ni Doc, hindi ko siya pinipilit tanggalin. Hinahayaan ko talaga na unti-unti siya matanggal kasi pag pinilit ko, baka magka-problema tayo, mabanat yung mukha, ganun. So yun, kailangan muna na ako mineral water. Mapansin mo, medyo marami kang makukuha sa una kasi may mga buo-buo siyang dugo. Ayan. Na dapat talaga siyang malinis. Medyo sanay na ako sa paglilinis ng ilong kasi nga, di ba nagpagawa na ako before. And, ayan, mapapansin yung mga beses ko, share ko lang. May isang set na agad ako ng ganito. Ayan, bago pa lang ako ma-operahan, alam ko na agad na dapat meron akong ganito. Cotton balls, meron ako dapat cotton buds. Ito yung headband ko. Tapos ito, aloe vera na toner. Kasi kailangan ma-moisturize yung mukha kasi bumabalat siya. Tapos cotton pads. Ayan. Tapos mga betadine at wet wipes. Yan. Importante yan mga besi ko. Ang random na napagkakashare ko, no? Dahan-dahan lang mga besi ko. Kasi kung sino man lang nirito, okay, kung makakaramdam ko nasasaktan ka na or hindi. Kaya mas maganda ikaw maglinis yung sarili mong ilong. Huwag masyadong matubig pero that may water. Ayan, nililinis na natin. Di ba, malinis na yun siya yung sa kanan. O, di ba? Pag nilagay na sa kanan, huwag na ulit gagamitin. Ito naman tayo sa may bandang loob. Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangan magtanggal ng kahit ng ano, dampi-dampi lang. Yan. Sa may bandang tahe. Yan. Yan. Kung dito, dampi-dampi lang. Dampi-dampi. Yan. Hindi mo kailangan tanggalin yung mga dugo. May pilit. Baka po kayo tahi mo. Yan. Eh, pag mga gantong matitigas, mga besi ko, medyo rub mo. Pero ito kasi, wala tong tahe. Usually kasi, yung iba, medyo malaki yung nose. Kaya na yun, mahirapan kayo dito kasi may tahi kayo dito. Pero ako wala kasi. Kaya kaya ko siyang i-rub. Parang arte ko magsalita, no? Dahil sa ano ko. Dahil sa pagpapailong ko. Kasi talagang gumagalaw, oh. Diba? Remind ko lang kayo, ha? First day ko pa lang ngayon, pero okay lang ako, diba? Kaysa mga gusto magpailong dyan, push yun na yan. Tulog ka lang, pagising mo, may ilong ka na. Antay-antay ka na lang kasi nga, mamaga. Medyo madugo talaga sa first day pa. Pero pag tumagal na mga besi ko, hindi na po. Nalabukas, hindi na ito masyadong maano. So ito na, betadine tayo. Naglalagay ako dito para hindi masyadong makalat. Para hindi yung tutusukot, sabalik sa ilong, lalagay doon. So dito ako naglalagay. Ayun na, para lang alam yung mga besi ko, bumili din ako ng ganito. Mineral water at saka paglagay ng betadine. So, pag lalagay ng betadine, lalagay mo lang siyang paikot. Dahan-dahan lang. Yan. Tapos, side na ito. Dab lang, dab. Yan. Tapos, yung tahi mo. Yan. Kunti lang ako mag-betadine para hindi masyadong, ano, masyadong mabugbog yung mga tahi-tahi mo. Ganun. After nito, betadine, maglalagay ka lang ng, ay, Bactroban. Yes, maglalagay ka lang ng Bactroban sa tahi. Kasi, antibacterial. So, yun siya. Kailangan talaga siya. Huwag niyong kakamayin yung ilong niyo, ha. Dapat laging cotton buds. Konting-konti lang. So, pansin niyo mga besi ko, malamang sa malamang, ang mangyari sa akin. Yung daily routine ko is ganito. Ito yung mangyayari. Mga besi ko, hindi lahat ng inooperahan, eh, sobrang lakas ka agad. Pero, ganun talaga, minsan mas-stress ka, kung ano-ano mararamdaman mo, mahihilo ka, mga ganun, normal lang yun. Baka kasing tataka kayo sa inyo, mali, ba't sa akin ang lakas ko kaagad? Ako kasi, inasal pa nga ako ni Doc Yapi kanina, nag-message kami. Sabi ko, Doc, ba't ganun, di ako nasasaktan? Ayun yung message namin. Sabi ko, Doc, di ako nasasaktan? Sabi niya, sanay-nasanay ka na kasi. Kumbaga alam ko na yung gagawin. Yung normal, minsan pa nga pag may bagong opera ka, meron kang normal depression, gano'n. Kung parang wala na lang sa akin. So yung tapos na ako mga best ko sa ilong dito at saka sa ito ko na hindi ko naman po pwede i-vlogin dito, diba? Tapos after nito, ako to. Kasi gusto ko talaga nalilinis yung mukha ko. So, maglalagay ako talaga ako ng calming toner ng aloe vera. Kasi wala siyang chemical. Wala siyang halong chemical. Na very sensitive kasi yung ilong mo. Kaya huwag ka magtotoner na mga kung ano-ano. Yung mga pang rejuvenate, wag na muna. So, ito, yan. Para malinis siya. Kasi kailangan malinis yung paligid eh. Ganito lang ako. Siyempre, kailangan malinis pa rin tayo pag kahit na operahan, di ba? Hindi mawabayaan mo na nung porket may nararamdaman ko ano. Yan, aloe vera mga best ko, ayan. Wala siyang halong chemical. Kaya, wala siyang, hindi siya mahapdi pag na nalanghap mo siya. Kasi, iba ngayon yung ma-feel ng ilong mo kapag ginawa ka. Yung ano, parang hahapdi siya. Kapag ang naamay mo is, ano, ma-chemical. So, yun siya. Tapos, kasi nga, ayoko nga madry ako. So, baka mabasado yung ilong ko, so ganun. Eh, aloe vera din to, 98%. Kasi ayoko madry yung skin ko eh, so. Laging aloe vera. Wala, lagay na nga rin ako sa ulo ko para hindi ako mapanot.
Yeah. So yung mga basic ang papahingan ako ngayon. Ito, makikita niyo yung pinag-aisan ko. Ayan siya. Yan, ganyan siya. Kailangan ng tissue para doon mo lalagay yung mga kalat mo. O, B, paturong naman ako, B. B, ako na dyan, B. Huwag ka na kumilos, B. Baka mapesa. Nakabait ng friend ko. Hindi pa siya naliligo. Naliligo na. Wala nang operasyon ko, B, ha. Ang paisuot mo, ha. So, yung mga basic, pahinga din muna ako. Mamaya ako natapusin yung vlog ko para saktong one day. Siyempre, lifted is life. Yan, para makyat pa rin tayo. Yan. So, yun mga basic ko. Sana may natutunan kayo sa akin yung first day ng post-op ko from rhinoplastic rib cartilage. At tapusin ko na siya kasi kailangan ko na po matulog at inaantok talaga ako. Mukha naman ako okay. Okay naman ako eh. Pero syempre, nahilo pa din ako. Inaantok pa ako. Medyo groggy pa ako. So, matutulog na ako. Yes, abangan niyo po yung next vlog ko which is 7 days post-op from rhinoplasty. Yan. So, bye mga besi ko. Papahinga na po si Mami Oni. Medyo maaga pa naman o. Ayun. Pero inaantok na ako. Bye-bye po. I love you guys. And wait lang. To Tyronia, I miss you, anak. I love you so much. Dalawin mo ako dito next week, ha. Bye! Like and subscribe.